Inis na inis ako. Kundangan nga at sa lahat pa ng araw, ay ngayon pa nag-absent ang kupal kong kasamahan sa delivery service ng aming kumpanya. Ako tuloy ang nakasalo ng delivery na iyon na nasa pinakadulo na yata ng Maynila. At tignan mo nga naman, pag minamalas ka, umulan pa, malakas ang buhos ng ulan, di kakayanin. Kaya't nakisilong muna ako sa isang maliit na karinderya. Mabuti na lamang at may bubong silang bahagyang nakausli sa bangketa. At least may nasilungan ako. May kalahating oras na ay di pa din tumitila ang ulan. Bahagya ng tumataas ang tubig sa kalsada. Napilitan tuloy akong pumasok at makiupo. Nahiya naman ako kaya nag-order ako ng isang tasa ng mainit na kapeng barako. Paano na ang ibang deliveries ko? Patay na naman ako sa amo ko nito. Pero ano nga ba ang kasalanan ko? Di ko naman kontrolado ang ulan. Napabuntong hininga na lamang ako. Ang kape mo? Napakalambing ng tinig na iyon. Napatingala ako sa babaeng nasa aking harapan. Actually, hindi sa mukha niya natuon ang tingin ko, kundi sa malulusog niyang hinaharap na halos inaakit na akong dakmain ito. Salamat, pautal kong sabi sa kanya. Napangiti lang ito sa akin. Napapalatak pa ako sa aking sarili. Visit ka, John Lloyd. Di ka man lang nagpakilala. John Lloyd pa naman ang ipinangalan sa'yo ng nanay mo, pero napakatorpe mo talaga. Sinundan ko lang tingin ng babae. Tumambay ito sa likod ng mga platera ng pagkain. Inisa-isa niyang hinalo ang mga ito. Parang gustong kumawala ng aking alaga. Habang kasi hinahalo niya ang mga putahe, ay di mapigilang magkilusan ang naghuhumindig niyang dibdib. Halos maglaway na ako sa sarap. Este, sa aking nakikita. Pare, lumalamig na yung kape mo. Nadinig kong sabi sa akin ng isang helper na lalaki ng karinderya. Ginitean ko lang ito at hinigop na ang kape. Wala na. Mas mainit na ang nararamdaman ko. Malakas pa din ang buhos ng ulan. Mukhang matatagalan pa ako dito. Muli kong sinulyapan ang babae. Masaya itong nakikipagkwentuhan sa isang babaeng nakasuot ng apron. Mukhang ito ang kusinera. Natanawan ko ang isang palayok na ipinasok ng lalaking kanina ay pumunas sa akin. Naamoy ko ang bagong lutong sabaw. Para akong natakam. Pati ang kanin ay mukhang bagong luto din. Marami din kasi ang nagte-take out ng ulam. May parang delivery boy din sila. Kaya siguro nagluto pa. Napatingin ako sa aking relo. Mag-aalauna na din pala. Di na ako nagdalawang isip. Lumapit ako sa counter at sinipat ang mga ulam. May pritong tilapia, daing na bangos, ginisang upo sa maliliit na hipon. Nakapaskil din na may kalderetang kambing sila na nag-uumapaw sa sili. Mukhang masarap din ang isang ito. Pero natuon ang pansin ko sa mainit at umuusok na sabaw. Hinahalo ito ng magandang babae. Lumapit ako sa kanya. Anong luto yan? Tanong ko sabay ngumiti. Sinadya kong palabasin ang dimples sa mga pisngi ko. Ngumiti siya sa akin. Bakit nga ba hindi? Ang gwapo ko kaya. Sinigang na miso na ulo ng salmon.
bahagyang nagpapawis ang leeg niya na tumulo pababa sa dibdib nito. Lalo tuloy akong natakam. Sige, patikim. Di agad siya nakapagsalita. Ibig kong sabihin, pa-order ng isang miso para matikman ko. Isang order na rin ng kalderetang kambing at dalawang kanin. At isang malamig na coke na din. Sige. Napangiti ito sa akin. Kumpiyansa naman ako sa sarili ko. Sabi ka na lang nanay ko, gwapo ko. Mas lumuwag ang pagkakangiti ko nang makita kong siya ang magsaserve sa akin ng order ko. Hi, ako nga pala si John Lloyd. Tinulungan ko siya na mailapag ang mga pagkain. Nadinig kong bahagya siyang natawa. Ako naman si Bea. John Lloyd, turo ko sa sarili ko. Bea, turo ko sa kanya na bahagyang nasagi ang pagitan ng kanyang dalawang bundok. Firm pa, napangiti ako. John Lloyd, Bea, bagay tayo. Sabay kaming nagtawanan. Matapos mailapag ang mga order ko ay may kinuha ito sa counter. Pagbalik nito ay inilapag nito ang platito na may dalawang siling labuyo at patis. May isa pang platito na ilamot nito na may maliit na hati ng leche flan. Freebies mo? Salamat. Pinagmasdan ko ang mga pagkaing nasa aking harapan. Lalo akong ginutom sa aking nakikita. Ininit pa ang kalderetang kambing. Ngayon ay mas lalong nagmamantika ito. Tapos yung umuusok na mainit na sabaw ng sinigang sa miso. Nakakatakam talaga. Naglagay ako ng patis sa platito at pinisa ang dalawang siling labuyo. Nilagyan ko pa ang sabaw ng kapirasong sili at inuna ko itong tinikman. Ang sarap ng mainit na sabaw. Nasa harapan ko na ulit si Bea. Nakaharap na naman ang maumbok niyang dibdib. Magsabi ka lang kung may kailangan ka pa, ha? Sige. Pinunasan ko pa ang tumulo kong laway. Buti hindi hinahalata. Mukhang sabaw lang ng miso. Tumalikod na ito sa akin. Tanaw ko ang makurba nitong balakang. Lalo akong ginanahan. Sunod-sunod ang subo ko ng pagkain. Ang sarap ng kaldereta. Malambot ang laman. Masarap din ang mainit na kanin. Pero ang champion ay ang sinigang sa miso. Nanunuot ang asim at linamnam. Malasa. Pati yung ulo ng salmon malasa. Pero may bahagyang lansa, baka kulang sa luya. Pati ang kalderetang kambing ay may bahagyang lansa, pero baliwala na yon. Nadadala sa anghang ng putahe at sa patis na sausawan. Habang kumakain, ay hindi ko mapigilang mapasulyap kay Bea na ilang beses ko ding nahuhuling nakatingin sa akin. Mukhang jackpot to ah. Naibulong ko sa aking sarili. Tinikman ko ang leche flan na freebie sa akin ni Bea. Masarap. Di ko naman maiwasang mapadighay sa busog. Masarap ang mga luto nila dito. At di pa din gaanong kamahal. Pero naiihina ko. Di pa din makaalis at ang lakas pa ng buhos ng ulan sa labas. Nakangiti sa akin si Bea habang papalapit ako sa kanya. May kailangan ka? Ikaw, Este, may CR ba kayo dito? Meron. Halika, sasamahan kita. Kinilig ako sa sinabi niya. Sasamahan ako sa CR. Malay natin,
Baka may iba itong binabalak sa akin. Natanawan ko ang lalaking kanina'y pumuna sa akin sa kape. Nakangisi na ito sa akin. At ang kusinerang nasa counter ngayon ay nakangiti na din. Pero kapansin-pansin sa dalawa ang pamumula ng kanilang mga mata at naglalaway ng mga labi. Pero di ko na yun masyadong pinansin. Sinutsutan na kasi ko ni Bea. Dito sa likod. Halikan, Este. Halika. Nandito lang ang CR. Bahagya akong napangiti. Nagpaparamdam na yata talaga si Bea sa akin. Sinundan ko siya. Tanaw ko ang makurbang bewang nito. Kung ano-ano na ang naglalaro sa aking isipan. Dito. Binuksan nito ang pinto ng CR at pati na din ng switch. Malinis ang tubig dyan. Dito lang ako sa labas. Tawag ka lang kung may kailangan ka, ha? Ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Parang may balak nga ito sa akin, ha? Napatawa naman ako sa sarili ko. Hindi ko inilak ang pinto. Tignan natin kung sakaling papasukin ako ni Bea. Handa naman akong magpaubaya. Lalo na sa katulad niyang napakaganda. Nakatalikod ako mula sa pinto. Maya-maya ay nadinig ko ang bahagyang pag-ingit ng kahoy na pinto. Si Bea, di din siguro makatiis. Nangiti ako, pero di agad ako humarap sa kanya. Hinintay kong sunggaban niya ako. Mas exciting kaya kung babae ang nauuna. Di ko na mapigilan ang alaga ko. Di lang ako ang excited. Bahagya akong nagulat nang biglang namatay ang ilaw. Mas gusto nitong madilim. Mas lalo akong natawa. Humarap ako sa kanya nang di ko sinasara ang zipper ng pantalon ko. Gusto kong maipagmalaki sa kanya ang naghuhumindig kong alaga. Ngunit laking gulat ko nang makita ko si Bea. Ibang-iba na ang itsura niya. Magulo ang mahabang buhok. Namumula ang mga mata. Nakita ko din ang matutulis nitong pangil sa kanyang naglalaway na mga bibig. Nakakain ka na! Kami naman ang titikim sa iyo. Natanawan ko ang kusinera at ang lalaking kasama nito sa karinderya. Halos iisa ang itsura nila. Dinig ko ang pangangalit ng kanilang mga ungol. Hinarangan nila ang pinto ng CR. Sinubukan kong makipagpatintero sa kanila pero sinakop nilang tatlo ang tanging pwede kong maging labasan. Hanggang sa wala na akong ligtas sa kanila, sabay-sabay nila akong sinunggaban. Sigaw ako ng sigaw, ngunit wala na akong nagawa. Natanawan kong bahagyang yumuko si Bea. Papunta sa nakabukas kong zipper. Pero imbis na sarap, ay labis na sakit ang aking naramdaman nang lapain niya ang ngayon ay natutulog ko ng pag-aari. Nakikita ko ang pananabik nilang matikman ako. Tulad na lamang ng pananabik ko kay Bea kanina. Ang sarap ng kain ko kanina. Ngayon ay masarap din ang kain nila sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong mawala ng malay. Hanggang sa tuluyang mawala ng buhay. Hanggang sa muli. Paalam.
tigilin. Simulan mo nang magtago dahil baka sa mundong ito ito'y biglang maglaho. Iyong pintuan at bintana, simulan mo nang itako. Dugo at pawis sa kwita sa krus ay papatakyan at maghahalo. Magsisilabasan, nakadilim ang tampo na kalaban. Kaya simulan mo nang magdasal para ang bangungo at matakasan. Naririnig ko na ang kanilang mga pag-angin. Iyo ay kikabahan, hindi na sila. Pagkakbo ka na hanggat may lupang tatakbuhan. Potakbo! Rah!